Gusto ko lamang hong sagutin yung sinasabi ni Siyang Gasa. Maari itong Facebook na to ay hindi ko na ho maipost at madelete na. Alam mo, Siyang Gasa. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Ginoong Francis Leo Marcos. Alam niyo itong gagawin ko ay sobrang mali. Pinagbabawal ito ng batas. Legally speaking, mali-mali ito. And morally speaking, very, very wrong. Lagi na sa panahon ngayon, pandemic times, lockdowns, maraming walang trabaho, maraming walang makain, tapos magsusunog ako ng pera. Alam ko, very wrong. Pero gagawin ko ito dahil gusto kong ma-prove yung point ko. Okay? Tinatanggap ko yung hamon mo, Mr. Francis Leo Marcos. Ito, 100 HKD. Sensya ka na, nasa abroad ako. So, wala akong peso. Siyempre, alam mo na, pugante, nagtatago abroad. 100 HKD. Ito naman ay 1,000 baht ng Thailand, pinakamalaki nilang bill. Ito naman ay 500,000 Vietnam dong, pinakamalaking bill ng Vietnam. So, kung usapin sulugan ng pera naman, marami naman ako dyan. Okay, so, kunin ko lang yung konti. Kasi hindi naman ako tanga, di ba? Alam ko April Fool's Day, pero hindi naman ako full para magsulog ng maraming pera. Puprove ko lang yung point ko. Pero yung mga ganitong halagang, ito, halagang 700, halagang 1,600, halagang 1,200, maliit na bagay. So, pangusunugan lang siya. So, Sir Francis Leo Marcos, eto na yung gagawing emotion. Alam ko marami ka ng pera, sabi ba, di ba? So, tingin ko na lang din mo, kasi hirap naman, puro salita na sunog-sunog, may abo-abo ka pa, pabaan pa, ganyan. Puro kwentutan na naman. Ako kasi, pag sinabi ko isang bagay, pinapanindigan ko at ginagawa ko, hindi lang kwentutan. So, para sa ito, oh, nako, 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 umapoy. Nako, lumabas yung apoy. Okay, nako, delikado pala to. Agoy, di ay, agoy. Ang baho. Ang baho pala ng pera pag sinunog mo, ano? Nako, plastic man kasi itong Vietnam doon eh. Na. Grabe. Goodbye. Sus, ginoo. Kasunog na eh. Ayan. Nasunog na sila. Kita-kita. Mom, ginoo Francis Leo Marcos. Bale lang sa akin yun. So kung magsusunogan lang tayo ng pera dito, kung marami kang pera dyan, eh di salut. Mas marami kang masusunog. Hindi ka naman sinabing wala kang pera eh. Ang kwento lang, pag ako, sinallenge mo, ginagawa ko talaga. Hindi lang kwentutan. Ay na, nasunog na sila, kita-kita mo naman. Ano ba gusto kong ipoint? Alam mo, Ginoong Francis Leo Marcos, saludo ako sa'yo. Parehas tayo eh. Mayaman ka, mayaman ako. Ito matindi. Mayabang ka, mayabang din ako. Parehas tayong mayabang, parehas tayong mayaman. Sige na, kung mas mayaman ka na, okay. I respect. Saludo ako sa'yo. Marcos eh. Di ba? Ito. Sensya ka na, sumunod ko yung pera kasi ganun ako pag sinabi ko eh. Okay? So, parehas tayong mayabang. Parehas tayong mayaman. Mas mayabang ako, kaya ka naman. Siyempre, it takes one to know one. Tama? Ito ang hindi doon. Parehas din tayong scammer. At parehas tayong may kaso. Tama? Wag mo na i-deny. Alam ko naman, it takes one to know one. Okay? Ito ang hindi doon. Parehas natin ginagamit yung social media. Tama? Para influensya ng ibang tao na tumulong sa panahon ng pandemic. Kaya saludo ako sa iyo pagdating sa bagay niya. O kasi hindi ako bias eh. Pag nakita kong tama or mali isang bagay, pag tama, tinuguri ko. Pag mali, sinisip ako. Pero ito matindi dun. Parehas man tayo sa mga bagay na ito. Parehas tayong mayaman, parehas tayong mayabang, parehas tayong gumagamit ng social media para ma-influensya ng tao na tumulong pa. Parehas tayong scammer, parehas tayong may kaso, parehas tayong may nakaraan. Okay? Pero ito yung tatlong bagay na pagkakaiba natin ng Ginoong Francis Leo Marcos. Una, ako, pugante ako na nagtatago abroad. Okay. Ikaw, pugante ka na nagtatago sa ibang pangalan. Pangalawa, ako, totoong tao ako. Totoo yung identity ko. Ako si Christian Albert Soriano Gasa, aka Cian S. Gasa, na mas kilala ng publiko. Totoo. Hindi ko kailangan magbayad sa isang judge sa North Cotabato, okay, ng 350,000 pesos para ipa-change name at magpanggap
na isang Marcos at pamangkin or related sa mga Marcoses. Hindi ko kailangan yun. Marcos? Basta ako totoong tao ko. Diba? Si Ian Gasa, the national scammer, convicted na criminal, mayamang mayabang, etc. At least totoong tao, totoo yung identity ko. Tawa-tawa. Hindi ko kailangan magpanggap at magpa-change din. Maging isang Marcos para maging PAK! Powerful PAK! Mayamang PAK! Marcos Group of Companies! Pamangkin ni Marcos! Kadiri gano'n yun! Diyos ko! Ang aking lang, di ba? Kung mayamang-mayabang ka, okay rin totoo ka. Diba? Totoo ka sa sarili mo, totoo ka sa buong pagkatao mo, hindi ka nagpapanggap. Lalo lang pagkakulat, pamangkin ni Marcos. You're funny! Mr. Marcos, eto pangatlo, makinigaw muli ah. Pangatlo. Na pagkakaiba natin. Okay, makinigaw. Yung mukha mo, diba? Sa mukha ko, nakakomment na lang, forgive me, Father, for I have sinned. Gusto yung mukha yun. Gusto yung baka ganyan lang din mukha ko, may amon na ganyan. Maghirap na lang ako kung ganyan yung mukha ko. Sige na! Tumagal na! Siguro, kamusta naman si ano? Si positive daw sa COVID-19 si Senator Bongbong Marcos ha? Regards mo naman ako! Regards mo na ako sa mga shoes ni Madam Imelda Marcos! Bye bye, Mr. Marcos! D! And we are live. Ay, buhay. Alam niyo po, mga kababayan, gusto ko lamang hong sagutin yung sinasabi ni Siang Gasa. Maari itong Facebook na to ay hindi ko na humaipost at madelete na. Alam mo, Siang Gasa, ako kasi yung tao na walang makakalkal na kasalanan ko. Una, higit sa lahat, hindi ako kriminal. Hindi ako scammer na katulad mo at hindi ako mandarambong na tao. Okay? Yung sinasabi mo ako'y nagtatago at kung saan ako nakatira, andito ako sa Green Meadow. Andiyan ako sa swimming pool ko. At never akong umalis dito. Pumupunta lamang ako sa aking opisina dahil may mga pinipirmahan akong mga bagay-bagay. Ayoko sanang patulan ikaw. Pero dahil maraming nagagalit sa'yo, ang pinakamaganda mong gawin, magbago ka. Yung kayabangan mo, kung kumikita, itulong mo sa kapwa mo. At nang maraming matuwa sa'yo. Mga kababayan, hindi na po ako makapag-live. Gawa po ng ang aking Facebook po ay nawawala. So ako, sabi ng mga abogado ko, in behalf of my people, kung ano man yung kaso ko, kung may kaso man ako, haharapin ko ng dalawang bayag ko. Ganun po yun. Ito lang ho yung masasabi ko. Kung kasalanan tumulong sa tao, ako ho ay nagkakasala. Ayan. Yun ho yun. So sana, siyan, ikaw, ang gawin mo sa sarili mo is mag-isip ka, refresh your mind. I pray for you. I pray that the greater architect of the universe with his divine providence grant you guidance, strengthen your heart and hands. So that heart and hands will be fair to think how to help your fellow countrymen. Ayan. Ayon. So, yun lang ang masasabi ko. Mag-isip ka ng tama. Sa panahon natin ngayon, ang kailangan natin ay ang pagtulong sa kapwa. Okay? So, yun lang. Makumulong sa abot ng aking makakaya. Kung ano po yung aking kung sila po ay kung ako man po ay may kung meron po silang ikakaso sa akin, haharapin po namin ng may muka. Andyan po ang mga abogado ko, tatabi ko lang anytime, kahit saang korte ako po ay sasagot. At never po akong nagtatago at wala akong pakialam dahil ako po ay hindi kriminal,
Wala akong ginawang masama, hindi ako pumatay ng tao, hindi ako ng loko, at hindi po ako ng scam. Wala akong dinambong, okay? Huwag mo kong iparis sa'yo, okay? Ayan, andito po ako sa bahay, sa loob ng bahay. Katatanggap ko lamang ho ng sulat ng barangay dahil tumawag po yung akin dahil meron daw po akong sulat. So, haharapin ko po yun ng buong tapang, buong pagmamalaki. Yun po yun. So, hanggang doon na lamang po. At mga kabayan, kanina po nakapamigay naman po tayo ng another 10 tons of rice sa kabuuan kaninang maghapon. So, hindi po, dito lang po yun sa NCR. At doon po naman sa Cagayan ay 10 sacks po. Yun po, 10 sacks. Tapos ipamimigay po yan ni Perla Tumaliwan. 5 kilos each po. Okay? So maraming salamat po. Ito pong live ko na to, sigurado mawawala naman po ito. Pakisave na lang po. Maraming salamat po. Magandang gabi. Bukas po uli ako tutulong. Mabuhay po kayong lahat. Basta araw-araw po ng buhay ko, ako po ay tutulong. Ipagpapatuloy ko po yung aking challenge dahil alam ko, mas maraming taong tumutulong, mas maraming taong nagtutulong-tulong, mas madali po tayong makaahon. Magandang gabi po sa inyo lahat at mabuhay po kayo.